Magandang araw mga minamahal kong taga-subaybay. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang aking worm bin na fertilizer, natural. Buksan na natin ha. Ayun, dami. Natin. Ayan. Kung napapansin nyo, mga bulok na lahat yan. No? Hindi raw kasi pwedeng maglagay ng fresh kasi umiinit. Ito hindi naman mainit, kinakapa ako. Ipapakita ko naman sa inyo yung mga food waste. Siyempre, mga gulay lang dapat at prutas. Hiningi ko lang to sa tito ko kasi meron silang karinderya. Sabi ko, ipunin niya lang para mapakinabangan pa. Ang nabasa ko kasi sa internet tsaka sa YouTube, hindi mo raw pwedeng ipakain to kung sariwa pa. Kailangan mo muna maghintay ng hindi bababa sa 14 days, no? Kaya kailangan 15 days pabulokin mo muna bago mo ipakain para hindi daw to uminit. Ayun, sinusunod ko naman. So far so good, okay naman to. Daming fruit flies, no? Normal lang yan. Tingnan natin yung isa. Saglit lang. Marami-rami to. Tingnan nyo yan. Ito yung container ko. Naman yung isa na ganun din. Mga balat na saging, na potato peelings. Ayan. Nakikita nyo may mga parang ano na. Ano ba tawag dyan? Mold, no? May uod na rin ata dyan, no? Basa. Nauulanan to kasi open area to. Ayan. Tingnan nyo. Balat ng onion ba to? Onion ata to, no? Ang daming ano, lumilipad-lipad. Okay lang yun. Naarawan. Mas mabilis yung decomposition. Basta be patient sa mga ganito. Kahit mga 15 days, 14 days, okay na yun. Napansin ko rin, lumiliit sila habang... Kasi punong-puno to. Ngayon, tingnan nyo. Lumiit yung size. Kasi nga, nabubulok na. Ayan. Maghintay pa tayo ng ilang linggo pa bago natin ito ipakain ulit sa worms. Ayan. Ito yung mga lamang ko. Effective naman siya sa fertilizer vermicast. Pero hindi ako gumagamit ng vermicast. Worm tea talaga. Papakita ko lang sa inyo kung paano yung worm tea. Ayan yung mga halaman. Malulusog. Ano? Malulusog na halaman. Ako nag-aalaga niya. Iba kong tirahan nila dito ay kokopit. Na may konti. Ayan, nakikita nyo, kokopit. Wala naman tayo sa farm, kaya hindi available ang animal manure. Kaya ito lang ginawa kong substitute. Marami naman nabibili sa online ng kokopit, no? Okay naman, hindi mainit, no? Ayan. Ayan, nakikita nyo yung castings nila. Ayan. Yung tubig, no? Nire-recommend ako kayo na gumamit ng filter para maganda ang tubig. Hindi naman kailangan sigurong mineral kasi okay naman sila sa ganitong filterized pang dilig tsaka pang dagdag ng tubig sa worm bin. Sige. Lalagyan na natin sila ng tubig para makuha natin yung worm tea o liquid fertilizer. Kailangan naman talaga silang lagyan ng tubig. Ito na sila. Kailangan din nila ng tubig kasi syempre para hindi sila matuyuan. Kahit mga 3 to 5 days lang. Every 3 to 5 days maglagay kayo ng tubig. Syempre depende sa panahon kung mainit ba o malamig. Pero ito, tingnan nyo. Basa pa naman. Dahil kokopit to, magandang bedding para sa kanila. Tirahan nila. Kokopit. Marami naman ang bibili niyan. So ito, nalagyan na natin ng tubig. Dahan-dahan lang para hindi mabigla. Ganyan lang. Siguraduhin yung lahat na lalagyan. No? Dahan-dahan lang. Yung pagpapakain pala dyan, hindi sobra-sobra yung sapat lang. Kasi pag pinuno nyo yun ng pagkain, hindi rin pwedeng i-overfeed. Nabasa ko rin yun. Yan. Kuha pa tayong tubig. Yan. Ganyan lang kakunti ang pagkain nila. Huwag nyong panggigilan yung dami ng pagkain. Yan, sapat lang, no? Mga tuyong dahon to eh.
Pwede na yan. Ibang di pa nila nakakain. Ayan. Katago sila sa ilalim. Pero tingnan nyo, no? Nauubos na nila, no? Ayan, no? Diba? Konti-konti lang yung ilagay nyo pagkain. Huwag nyo dadamihan. Bulok na rin yung iba dyan, eh. Ayan. Ano to, tumubo na. Yan na, tumutulo na, no? Kolektahin nyo yung tubig dyan. Pwede naman kayong gumamit ng ano, eh. Timba o planggana. Pwede rin. Ito lang kasi meron ako. Yan, tingnan nyo yung kulay. Yan, yan. Kolektahin nyo yan. Kasi yun yung ipapandilig natin mamaya. Yan. Ibutas naman ito, eh. Itong upuan na to. Special to. Binili ko rin to para sa kanila. Ito, malaking paso. Pwede rin yan. Antay lang natin tumapon. Ayan, lumipas na po yung ilang minuto. Puno na. Pwede na natin itong ipandilig. Pandilig na natin. Pwede na to. Demo lang naman, eh. Ayan. Ayan na, tingnan nyo. Sobrang gandang liquid fertilizer. Worm tea. Sige, konti lang. Kailangan malagyan din yung ibang halaman. At ganyan lang. Ito rin. Pandilig. Ganda rin yan, kukupit para matagal ang moisture, water retention. Yan. Meron pa. Ito pa. Yan. Okay na siguro to. Yan. Siyempre tatakpan ulit natin. Pag tinakpan niya, huwag niyong masyadong tatakpan lahat kasi ayun, may worm doon. Huwag niyong tatakpan masyado lahat kasi iinit yan. Kailangan may konting ano. Ito, sako to. Magandang sako pantakpan. Ayun, may hangin dyan. May hangin. Ayun lang. Kokopit, no? Sako ng kokopit to, eh. Basta pag tinakpan niya, huwag niyong takpan lahat. May hangin dapat dyan. Ganyan lang. Okay na yung ganyan. Hindi nyo na kailangan mag-drill ng butas dyan. Hindi nyo na kailangan. Kasi meron naman hangin dito, eh. Sayang din yung container. Ang ganda-ganda. Huwag nyo nang butasan dyan. Eh, okay na yan. Hindi ko sinasabing tama yung pamamaraan ng pag-aalaga ko ng worms. Yung ganong paraan, parang pinabahagi ko lang sa inyo kung ano yung natutunan ko base sa mga nababasa ko tsaka napapanood ko sa ibang YouTube videos. Huwag niyo po kalimutan i-comment ang mga opinion niyo sa video na ito. At kung may nais kayo idagdag na kaalaman, comment niyo lang. Salamat po sa panonood. Ingat!